Kamusta mga boss? This is Dr. Gadget at welcome sa aking channel. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang mga cellphone technician ay may kanya-kanyang sariling kaalaman sa paggawa ng sirang cellphone. Lahat ng ituturo ko ay based my own experience at hindi kinopya sa iba. At kung sakaling magustuhan mo ang aking video, pwede bang pakipindot naman ng subscribe button dyan sa ibaba? Pati na rin yung notification bell para updated ka pag may bago akong upload. Tara, simulan na natin! Kamusta mga boss? Welcome po sa inyong lahat sa aking channel. Para po dun sa mga hindi pa nakakapanood ng aking first tutorial, nire-recommend ko po na panoorin nyo yun para makasunod kayo sa akin. Simulan na natin. Okay, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang isa sa pinakamahalaga sa paggawa ng sirang cellphone, ang tamang pagbabaklas. Meron pong dalawang klase ng cellphone, yung isang klase yung ganito. Pakita ko sa inyo. Iyon. Kung nakikita nyo, meron siyang battery. Ito yung mga tinatawag na old model, yung mga titanggal pa ang battery. Para mabaklas natin siya, gagamit tayo ng tools. Una, yung ganito, Phillips screw. Ayan yung ginagamit natin para matanggal yung mga tornilyo. Pangalawa, ay ito. Ito yung pinagatian ng tweezer. Ginagamit ko to sa pangungkab ng cellphone gaya nito. Example, may siya yung kuko mo, hindi matanggal yung battery. Pwede mong gamitin to para matanggal yung battery. Yan. Okay, so mamaya pa ipapakita ko sa inyo kung paano pa natin siya gagamitin. Bigyan ko po kayo ng tip. Ang cellphone po, para siyang Lego. Kung nakapaglaro na po kayo ng Lego nung bata pa kayo, ganun lang din po siya. Meron pong tamang proseso kung paano siya babaklasin, yung tamang pagkakasunod-sunod, at may tama rin pong proseso kung paano siya bubuuin. So, ito po yung first step natin, tanggalin po muna natin yung mga tornilyo. Okay, so natanggal na po natin lahat ng tornilyo. Ang second step naman po natin, hahanapin natin ngayon kung saan siya natin pwedeng baklasin. So ako, pag mga ganitong unit, nagsisimula ako dyan sa mga button. Example, ayan, nakikita nyo, para siyang may awang. Meron siyang awang na pwede kong padaanin yung pangungkab po ng cellphone. So, subukan natin. Ito na siya. Ganun po ang tamang pagbaklas sa mga old model na cellphone or na unit gaya po ng ganito. Ipakita ko po sa inyo yung isa pang klase ng cellphone. Okay, so ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na isa pang klase ng cellphone. Ito pong mga unit na ganito, ito po yung mga latest phone ngayon na mga naka-built-in na po ang battery. At napaka-sensitive pong baklasin. Meron pong tamang proseso kung paano siya binabaklas. Pakita ko po sa inyo. Una, kailangan mo munang tanggalin yung SIM slot or yung lagayan ng SIM card. Okay. Susunod, kailangan nyong hanapin kung meron siyang tornilyo. Kadalasan sa mga gantong unit, mga built-in, meron siyang tornilyo sa ilalim dun sa mismong malapit sa charging pin. Ayun. Tanggalin niyo lang po yung tornilyo niyan. Pag natanggal mo na yung tornilyo, ganun pa rin. Hahanap ka pa rin kung saan mo pwede padaanin itong pangungkab natin. Ako, pag mga gantong unit, nagsisimula ako sa pinakakantong kanto niya.
sa pinakagilid. Ito po. Ayan, dyan. Dyan ako nagsisimula. Ayan. So, ingatan nyo lang po ang pagbabaklas para po maiwasan nyo pong masugatan yung case ng cellphone. So, ayan. Daan-daan lang po ang pag-uungkab. Hindi nyo pwedeng po irasahin. Yun. Kung nakikita nyo po, meron siyang flexible wire. Ibig sabihin po ng flex. Tanggalin nyo muna yung tornilyo na yan para po matanggal nyo yung flex nya. Okay, so uungkapin ulit natin to. Ganun lang po ang tamang pagbaklas. Ang susunod po dito ay papakilala ko po sa inyo ang mga pyesa para po maging familiar sa inyo. Okay po, ngayon po ipapakita ko naman sa inyo kung ano-anong parts meron ng cellphone. Una, itong parts na to. Iyon. So, ang tawag po dyan, speaker. Dyan po lumalabas yung tunog once na nagsasound trip kayo or nagpapatugtog kayo. Speaker yan. Ito po siya. Tapos ito pong nakikita nyo yung gold na yan, ayan po yung tinatawag na antenna flex. Nakadikit siya, sticker type siya na flex, pero ang function yan is antenna yan ng cellphone. Ang susunod naman po na parts ay ito, ang tawag po dyan sa bilog na yan, vibrator. Yan yung nagbabibrate once na may nagkukula sa inyo or may nagme-message, siya po yung pinaka nagbabibrate. And then, ito naman pong nakikita nyo na to. Itong itim na cable na to, ang tawag po dyan is antenna cable. Yan ang kumukonek sa lower board papunta dun sa main board. Ang function po nito is para sa signal din po. Ang susunod naman po nating parts ay ito. Kung nakikita nyo po, ito yung power switch, volume up and volume down. Pero yung gantong klase po is flex type siya. Ayan, pagka nakakita po kayo ng ganitong parts, iingatan nyo po kung paano nyo tatanggalin dahil napupunit po yan. At once na napunit po yan, masisira na siya. Kailangan nyo pong ingatan. Power switch flex type po ang tawag sa mga ganyan. Ang susunod naman po na parts ay ito. Ito pong puti na may itim na to. Ang tawag po sa ganito is LCD flex terminal. Ipakita ko po siya sa inyo. Okay, so ito po yung mismong flex ng LCD. Yan po siya nakakonect sa terminal na yan. Ito naman pong isang nakikita nyo na terminal din. Ang tawag naman po dyan is touchscreen flex terminal. Ang function niya is mag-hold lang din po ng flex ng touchscreen. So, ipakita ko po yung dulo ng flex ng touchscreen. Ang susunod naman na parts ay ito. Familiar na kayo dyan. Ang tawag dyan, camera. Ito namang part na to na nag-hold sa kanya. Ang tawag naman dyan, camera flex terminal. And then, ito pong nakikita nyo yung dalawa na to. Ang tawag dyan sa dalawang yan, SIM slot. Tapos ito naman po yung memory card terminal or memory card holder. Susunod naman po natin ang parts ay ito. Ang tawag po dito ay earpiece. Dyan nyo po naririnig yung kausap ninyo. At sa baba naman po nyan, sa likod po ng lower board, dito nyo naman po makikita yung mouthpiece. Ayun siya. Yung bilog na yan, ayan po yung mouthpiece. And then, itong buo na to, ito yung mismong touchscreen at mismong LCD. Ayan. Okay, so ito po yung pinakahuli. Ito po yung pinakamahalagang part sa lahat. Ito po yung main board. Diyan po nakakabit yung charging pin, tsaka battery terminal, and then itong headset terminal. Kung napapansin nyo, meron siyang mga IC. Ang tawag sa mga may itim na yan, IC. Kada IC na yan, may mga kanya-kanyang function yan. So, bago ko sabihin yung mga function na yun, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nasa ilalim yan. Okay, so ngayon po, bubunot ako ng IC. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nasa ilalim ng IC. Para magkaroon po kayo ng idea. Ganun pa rin po, kung bubunot tayo ng IC, una, kailangan natin ng tweezer, and then,
Second, itong plugs natin. So, maglalagay lang tayo ng plugs. Ang tama pong paglalagay ng plugs sa kanya ay hindi po sa ibabaw. Ang tama pong paglalagay ng plugs sa IC ay sa gilid po. Lagyan lang po natin siya ng konting plugs sa gilid. Ayan. Tapos, tsaka mo siya iinitan ng diretso. So, paglalaroin nyo lang po muna yung plugs para pumunta sa ilalim ng pyesa. Ayun. Naturo ko na po kung paano hinahawakan ng tama ang hot air. So, ganyan lang po. I-focus yun lang po sa pyesa ang bubunutin nyo. Yan. Tapos, para malaman mo kung malambot na yung mga paa niya sa ilalim, uugayin mo siya ng marahan na marahan lang. Sobrang dahan lang po dahil dikit-dikit ang mga paa niyan. Yun. So, pagka gumagalaw na, mabubunot mo na yung IC. Ayan. So, kung napapansin nyo po, ang ilalim po ng IC ay ganyan. Hindi po siya isang buo na puro tingga. Marami siyang paa. Kada paa na yan, may kanya-kanyang function. Hindi siya pwedeng magdikit-dikit. Kasi once na magdikit-dikit yan, pwedeng mag-short ang cellphone. Okay, kung napapansin nyo po, ganito yung itsura ng ilalim ng IC. Marami siyang mga paa na nakakonect sa board. Kung magbabalik kayo ng IC or magbabalik kayo ng IC, siguraduhin nyo lang po na saktong-sakto dun sa square na yon or sa tinatawag na pinaka-pattern niya. Kasi once na lumagpas kayo ng konti, pwede yung mag-cost na magdikit yung dalawang paa at mawalan ng power yung cellphone. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ibabalik ng tama yung IC. So, ganoon lang din po. Maglalagay ka lang ng konting plug sa kanya. Yan. Tapos, tsaka mo ipapatong yung IC ng saktong-sakto. Ayun. Pag naipatong mo na, tsaka mo siya ulit, iinita ng diretso. Ayan. Para po malaman nyo kung kumapit na yung IC na ipapalit nyo or yung kinabit yung IC, uugain nyo rin po siya ng marahan. Ayun. Pag gumagalaw na po siya o para na siyang sumasayaw, okay na po yun. So, ayan. Ayan na siya. Nakakabit na po ulit yung IC yung binunot natin. Ganun po yung tamang pagbunot at ganun din po yung tamang pagbalik ng IC. Hindi ko po nire-recommend sa inyo na bumunot kayo ng bumunot ng IC kasi po napaka-delikado nyan. Once na bumunot ka ng IC at wala kang pamalit or magkamali ka ng bunot mo, pwede pong mamatay ang cellphone. So, ginagawa lang po ang pagbunot sa IC kung papalitan mo siya at meron kang pong pamalit. Okay, so bago ko po ipaliwanag yung mga function ng mga IC, meron pa akong ituturo sa inyong isa. Ang tawag naman po dito, reheat. Paano ba mag-reheat? So, ganito lang po mag-reheat ng IC. Ganun lang din po, lalagyan nyo lang din siya ng plugs sa gilid. Ayun. Tapos, tsaka mo siya ngayon, iinitan. Nang diretso pa rin. Pero, ang pinagkaiba naman po nito sa pagbunot ng IC, ito naman po, hindi nyo siya gagalawin. Ang gagawin nyo lang po, ay iinitan nyo lang po yung IC na yan. Ayan. Kailangan nyo pong malaman yung pagre-reheat dahil kasama rin po yan sa pagre-repair. Ipapaliwanag po sa inyo mamaya kung paano siya gumagana at kung bakit siya nare-reheat. Okay, so ngayon naman po ipapaliwanag ko na sa inyo kung ano yung function ng mga IC na yan. Yung nakikita nyo po na IC na yan, yung may pangalang MediaTek. Ito po, ito yung tinatawag na CPU. Siya yung nagpapatakbo ng buong cellphone. Ibig po sabihin, nasa kanya po lahat ng function. Siya rin po yung tinatawag na source of power. CPU po yan. Para po malaman nyo na CPU siya, may mga pangalan po yan. Kailimitan, ito po makakita nyo na MediaTek. Yung iba naman pong pangalan ng CPU is Qualcomm or Spreadtrum. Yan po yung mga example na pangalan ng CPU. And then, ito naman pong katabi niya. Ito yung tinatawag na RAM or memory. Pero po, ang tawag po dyan talaga is flash IC. Dyan po nakasave lahat ng program ng cellphone. Bibigyan ko po kayo ng isang example para po ma-apply natin yung pag-reheat. Dahil decidido ka at umabot ka sa part na to ng video,
meron pa akong ituturo sa yung isa. Ito yung isa sa mga major problem ng cellphone, ang no power. Ano nga ba yung mga posibleng dahilan at ano rin yung mga posibleng solusyon? Ang una pong dahilan kung bakit po walang power ang isang cellphone, kadalasan po, drain po ang battery niya. Ito po yung una nyong i-check kung meron po kayong gagawing no power na unit. Kadalasan po kasi kapag ang cellphone is nalobat, tapos hindi nyo na-i-charge, nadadrain ang battery niya. Kahit i-charge mo siya sa charger, hindi na siya mabubuhay. So pag gaganon po is damage na po ang battery, kailangan nyo pong i-shock. Ayun po yung unang cause kung bakit nawawala ng power ang isang cellphone. So yung pag-shock naman po, ituturo ko po yun sa inyo sa next nating video. Okay, so once na na-shock mo na ang battery, pwede nyo na po siyang i-charge sa universal charger. Ganito po, para po malaman nyo kung nalagyan na siya ng konting laman. Ayan, kapag nakita nyo pong umilaw na po yung universal charger, ibig pong sabihin na meron na pong konting karga yung battery nyo at pwede nyo na po siya ulit i-charge. Ang susunod pong dahilan kung bakit po walang power ang isang cellphone, kadalasan sira tong battery terminal. Once nasira po yan, hindi po talaga mabubuhay ang cellphone dahil sa kanya dadaan ang supply ng karga ng battery papunta sa mismong board. Ito po yung second nyong i-check. Susunod naman po ang dahilan kung bakit walang power ang isang cellphone. Kadalasan po yan sa mga latest phone ngayon, yung mga built-in na yung battery na hindi nyo pwedeng i-charge sa universal yung battery. Ang dahilan po kung bakit wala siyang power ay ito. Itong charging pin. Once nasira po ang charging pin at nalobat na ang cellphone, hindi na po talaga mabubuhay yan kasi hindi na siya magkakarga. So, bale, ito po yung next nyo i-check, charging pin. Ang susunod naman po ang dahilan kung bakit walang power ang cellphone, napaka-common na po, itong power switch. Once nasira po ang power switch, automatic po, hindi talaga mag-on yan. Ayun po yung next nyo i-check pagka okay po ang charging pin. Power switch. Ang susunod pong dahilan kung bakit wala pong power ang isang cellphone, ito po yung tinatawag na shorted. Ang nangyayari po ang pagiging shorted kapag once na ang cellphone is nabasa or na-overcharge. Ang ginagawa po natin kapag nabasa po ang cellphone is sinilinis po natin ang thinner. And then, para naman po mahanap natin kung nasa yung shorted, gumagamit po tayo ng tinatawag na magic trick. Yung magic trick po, siya po yung battery na i-convert. Ituturo ko po sa inyo sa susunod na video natin kung paano po gumawa ng magic trick na pantanggal ng shorted. Ang tawag po doon is shorted killer. Ang susunod na mong dahilan kung bakit po walang power ang isang cellphone, kadalasan po, corrupted po ang program. Once na corrupted po ang program ng isang cellphone, pwede siyang nakahang logo at pwede rin po siyang patay. Once po na ganun, nare-recommend ko po sa inyo na bago po tayo mag-hardware or bago tayo mag-reheat ng IC, mag-program po muna tayo kung wala po sa mga nabanggit ko ang problema. Ibig sabihin po, ang pinaka-main problem talaga niya kung wala siyang power, program. Yung pagpaprogram naman po, ituturo ko po sa inyo sa mga susunod pa nating mga video. Ang pinakahuli pong dahilan kung bakit walang power ang isang cellphone, nangyayari po to sa mga cellphone na bumabagsak. Kapag ganun po yung nangyayari, so pwede pong na-disconnect po yung mga paa nitong IC na to. Kaya po, nagkukos ng walang power. Kung naaalala nyo po, ipinakita ko sa inyo yung ilalim ng IC. Marami siyang paa. Example, itong CPU, mas maraming paa to kaysa dun sa pinakita ko kaninang IC. So, once na merong paa doon na na-disconnect sa board, pwede nga mag-question ng no power. Tsaka po, ito, pwede rin pong mawalan po ng power once na mag-disconnect din po ang mga paa nito sa board. Dito po natin ina-apply yung pagre-reheat. Malaki po yung chance na magagawa nyo siya once na ma-reheat nyo yung pyesa na to. Dito nyo po ma-apply yung pag-reheat. Thank you po sa inyong lahat. Dito na po natapos ang aking second tutorial. Sana po meron kayo napulot na konting kaalaman. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like at subscribe. Napakalaking tulong na po nyo sa aking channel. Good luck po sa inyong lahat and God bless.